free because of love. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya mabilisan lang. Bakit? Because these are the basics of love. First, we love because God loves us. The reason why people could not love and they could not really know how to love because they have not understood that they have not really experienced the love that comes from God. Kasi we are all selfish. Hindi tayo marunong magmahal. Kaya nga, every time we think, we only think about ourselves. Kasi sabi ng Diyos, para maintindihan mo pa paano magmahal, kailangan maintindihan mo na minahal ka ng Diyos. Kasi ibang tao isip nila, hindi, alam mo, hindi ko lang mahal ang Diyos sa sobre, kaya hirap ako. No, mali ka. Hindi mo masyadong alam at hindi mo alam kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kasi kapag nalaman mo yan, hindi mo na ipagdadamot isang pagmamahal na naranasan mo. Kasi kapag hindi mo naranasan, you cannot pass on to anybody that you do not have. Nagkakaligay tayo? Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, love comes from God. For God is love. Hindi God has love. No, God is love. If we truly know who God is, imposible hindi ka magmamahal. Imposible. Kasi yung Diyos mapagmahal eh. Kaya nga, sa pag-asawa lang, maniwala kayo, kung walang Diyos, minsan ka tinanong ako na asawa ko eh. Mahal mo ba ako? Oo naman. Bakit? Bakit? Sabi ni Lord, balito kita. Yun lang? Oo naman. Pero bakit? Sabi niya, isipin niyo ha, ang sinasabi niya, hindi ba dahil na maganda ako? Alam niyo, ang kagandahan, nandiyan na yan. Kaya marami ng asawa, frustrated, alam niyo bakit? Yung lalaki, iniisip niya yung mga asawa niya, hindi na magbabago. Yan ay mukha niya, hindi na magbabago. Ang hindi niya alam, pag napakasawa mo yan, iba na yan. Kanyang, bago mong pangasawa yan, pagkakain, hindi pa kakaubos sa isang order yan. Diba? Natipit-tipit. Pero nung asawa mo na, iba na. Natanggal na ng pustiso na tapos. Sayang to, sayang to. Pili ka ti. Diba? Diba mo eh. Kaya sila mo, akala mo lalaki, hindi siya magbabago. Hindi, magbabago yan. At ibang babae naman, itong lalaki na to, magbabago to pag napangasawa ko to. Kasi iniisip mo dahil ikaw magbabago para sa kanya, di ba? Pag naninigarin niyo, ayoko niya. Hindi na. Iniisip ko, ganun siya pa naasap na yung asawa mo na. Di ba? O kaya naman, oh, uminom ka na naman. Tatahin ko naman. Hindi na, titabi ko na yan. Di ba? Di ba? O, nung asawa mo na, sige nga. O, sito, minom ka na naman. Sana hindi ka naino. Wala ka pakalang pa. Iniisip mo, huwag mo tao siya, hindi. Patay na. Yun ang mali-intindi ng tao. Kaya nga, tapos yung mga babae, sobrang impress sa kalalaki. Upuhan na, ikaw na, gentle. So, mag-asawa mo na yan. Upo na, upo ka na, maunahan ka ba? Hindi ka po yan. Ang dami mo na nakita mo ganyan. Diba? Bubuksan ng pinto, kalokohan yan. Pag napakasawa mo na yan, nahipit ka na. Napagsarap ka ng pinto. Kaya alam mo, pag mag-asawa, nandalakad. Pagka hindi pa mag-asawa, magkahawak ka ba yan? Pero pagka ano yan, mag-asawa na yan, nakuha na yung lalaki. Naiwan na yung babae. Pero pag mag-aakbay yan, kahit yan. Kadalasan. Diba? Kaya nga ako nang apa ako sa asawa ko nang pangasal kami. Sweetheart, kahit matanda na tayo, mag-ahawak ka pa yung bayan tayo. Kaya kahit matulog kami, mag-holding hands kami. Oo, tanong mo sa kanya. Okay, kasi sabi ko, hindi, ayokong makigaya sa mundo nito. Because I want to experience what God designed for marriage to be. Di ba? Kasi na-experience yung love ng Diyos. Kaya sabi sa kanya, I love you because Jesus loves you and Jesus told me to love you. Not because of who you are. Not because of what you are doing because you do change. Nagbabago yung ginagawa mo, nagbabago minsan, nagsutsuit mo, minsan pretty ka rin. Ganun ba? Pero, dahil sabi ng Lord, mahalin mo yung babae niya, regardless. So, hindi na issue ng pagbabago mo, I will still love you. Tama? Kaya maraming mga lalaki na inisa sa asawa eh. Bakit? Nung dati, sir, kain ka na. Ngayon, kain ka na! Hugos na ang plato! Sinisigawan, eh, nasasaktan yung mga lalaki. Kasi hindi na namamahal. Sabi niya, buti pa yung sikatalya ko. Ganun na naman yan. Now let's continue. Kaya, sabi ng Bible, we love because God first loved us.
we can never really love until we understood the love that comes from the Lord. Kaya yun ang malungkot na reality sa Christianity. Hindi nga sila convinced na mahal sila ng Diyos. Be honest to yourself. If you ask yourself a direct question, are you really secure that God loves you? Mga sabi mo, oo naman, mabait naman kasi mo. E paano kung hindi? Paano ba hindi masunod lahat? Siya ka ba? Mahal ka pa rin yan? Ito ang ginawa ng Diyos. God gave His only Son, He died for you. Kaya, wala kang magagawa para magbago pa yung pagmamahal ng Diyos dahil mahal ka naman. Nakakandiyan? Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya, we know and rely on the love God has for us. Doon lang tayo maasa. Dahil mahal ako ng Diyos, kaya ko na mahalin ko itong mga tao ito. Napansin niyo ba sabi ng Diyos, love your neighbor, then love your enemies? Alam niyo bakit? Kasi madalas ang kaaway mo yung neighbor mo eh. At ang hirap, challenge yan. Naalala ko may isang Chinese guy. Tuwing pupunta siya sa farm niya. Di ba? Yung, kasi parang ano yan eh, parang sa Banaver Vice Terraces, nasa taas yung farm niya, didilimay niya sa umaga, yung kapitbahay, binubutas para pumunta sa baba. Sabi niya, grabe na to ah. Pray siya, God, kunin mo na nga yung kapitbahay ko. Sabi niya, Lord, alam mo anak, mali ka. Mahalin mo siya. So ginawa niya, didiligan niya sa umaga yung sa kapitbahay, tapos didiligan niya sa hapon yung kanya. Nagulat yung kapitbahay, nahiya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa yan? Kasi mahal ka ni God eh, mahal niya rin ako. So I need to love you. Sa hiya ng mama, kasama na siya nagdidilig sa umaga at nagdidilig sa hapon and they became best of friends. Amazing, no? Hanapin yung tagaling sa opsina. Mahalin niyo. Huwag niyong gantihan. Pag hindi ka, pag inirapan ka, patiin mo pa rin. Pag hindi ka magkasasakay sa elevator, hindi siya sumakay dahil sumakay ka na, labas ka ulit. Sabay yung pusin. Ang sabay yung pusin na sabay. Yun, talaga, mahihirapan na yun. Anong basis? We love because God first loved us. Sunod, love is a choice and a commitment. Hindi, akala ng tao, emotion yan eh. Hindi, emotion to, hindi. Ang emotion, uncontrollable yan. Hindi nag-control emotion, hindi nag even command. Okay, be sad! Diba? Hindi mo kayo utos yan. Kaya mo ba yan? Kaya sabihin sa kanya, malungkot ka! Malungkot ka? Hindi, naman masaya ka. Yan, nanakalo ka sa loob to. Malungkot ka! Ay, kasi yung emotion uncontrollable yan, pero yung love is a command. So since it's being commanded, it's a choice. It's a choice. Kaya hindi totoo yung I fell in love. Hindi totoo yun. You may have been attracted, but not I fell in love. Wala. Kasi yung I fell in love, parang wala kang choice. Hindi yan ang totoo pagmamahal. Kasi kung may choice ka, hindi inuuto sa'yo ng Diyos pagmahal. Kaya may choice. Kaya pag sinabi ng asawa mo, hindi na kita mahal, I don't love you anymore, hindi yun dahil I fell in love with somebody else, hindi yun. He really chose not to love you anymore. It was his decision. Kaya lang, yung iba, dahil walang irresponsible individual, he will not own up his decision not to love you. And he will blame the circumstances and say, I fell in love with somebody else. Hindi totoo yan. You decide to love. Kaya nga, it's a commitment. It's sabi ng Bible, choose to love the Lord your God and commit yourself to Him. It's a choice. It's a choice. Kasi kung hindi ang choice, hindi mo masusunod ang Diyos. Okay po ba yan? Kaya yung katabi mo, kahit mahirap kanin, you can love that person because it's a choice. Your work, it's a choice. And you'll be committed to it. Okay? Mabilisan na, love is an action and not just an emotion. Kaya sabi ng Bible, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Di ba? Kaya sabi sa inyo ng asawa mo, sweetheart, I love you. Kaya lang wala akong oras. You know, I'm too busy with my work. Hindi totoo yun. Kasi kung talaga nga niyan, papakita niyang mahal ka niya. Tama? Naalala ko yun kasi ganyan. Yung asawa ko, napakasigosa. Doon yun. At hindi naman yun siya masisisi. So, busy ako, busy. So, ano rin isip niyo, wala kayo pumahal ah. So, busy ako, so I did not have enough time. Parang, kaya nung gabi rupa yun eh. Sabi niya, wait, nagpalista ka naman sa listahan ng counseling. Nagpo, misis ko to ah. Dito, sabi niya,
kasi wala kang time sa akin, ganyan, 5 schedule na rin ako. Hanggang sa selos, hindi ko na kaya na, nag-inis na ako. Ano sa akin, sa Lord, pupuhin ko na nga siya, sa hindi ikaw ang magbago. Kaya siya nagsiselos kasi hindi siya binigyan ng panahon. Kaya alam niyo po, pag Monday, non-negotiable na yan para sa misis ko yan. I will not take any appointment ng Monday kasi yan ay para sa misis ko. It was an action, parang committed action, na parang commitment to act, to love her. Kaya sabi sa kanya, basta ikaw, walang appointment ng Monday. Hindi ba na lang ikaw ang mag-approve? Naintindihan natin? Kaya it's an action, hindi yan feelings na. Hindi, gawin mo ito po ang kamahal mo. Sabi, I love this company. Gawin mo. Magtrabaho ko ng maayos. Go beyond what is required of you. Di ba? Okay ba? Parang sa mga okay. Dali mo sabihin yan. Trabaho. So, it takes a skill to do that. Natagay, kaya ginagawa niya, dear friends, pinapractice, let us practice loving each other. So, you learn. Kahit sa asawa, kaya amazing sa Diyos, no? Love your wives in an understanding way. Alam niyo bakit? Hindi madaling intindihan ng babae. Pag sinabi niya, bahala ka, ang dami ibig sabihin na. Hindi niya sounding, it's up to you, hindi ganoon. Pag sinabi niya, bahala ka, naku, pag ginawa mo yung gusto mo, patay ka! Iintindihin mo yun, iba-ibang language yun. Minsan, hindi magsasalita. Galit ka ba? Hindi! Kaya pa-practicing mo, aaralin mo how to express that love. Kasi may kanya-kanya silang language. Iba-iba yung language sila ng pagmamahal, di ba? Ayaw ng flowers. Hindi ko din siya yung mga sa flowers, may surprise. Bigla sila, tinawagan niya ako, saan ka naman sila ng flowers? Saya ka naman! Pinagalan mo ako flowers! O nga, no, mali. Ngayon ko naiintindihan, hindi pala ganun ang kanya expression ng love. Kaya you have to develop that skill to show love. At sabi niya, practice these things and devote yourself to them in order that your progress may be seen by all. Okay po? Now, ito po, finally, love is a habit. You cannot say a person is kind unless he is habitually kind. Hindi pwede kind siya ngayon, bukas hindi. Di ba? Kasi masasabi niya talaga yan, mabait siya. Kasi talagang mabait siya, regularly, habitually, continuously. Ganun din ang pagmamahal. You cannot say that you are a loving person if you are not loving habitually. Okay po? Kaya sabi ng Bible, if you only love those who love you, what credit is that to you? Kaya sabi niya, yung pagmamahal, hindi lang sa preferred person mo. Kahit kaaway mo. And sabi niya ganyan, continue to love each other with true Christian love. And lastly, tanong yung sarili niyo, don't just say you're a Christian. Test yourself. To make sure you're in solid the faith, you're solid in the faith. Don't drift along, taking everything for granted. Give yourself regular checkups. You need first-hand evidence, not mere hearsay, that Jesus Christ is in you. Test it out. If you fail the test, do something about it. And how would you know that you're a Christian? The test of love. Kaya po, mahal ko kayo, ayaw kayo malate sa mga opisina, sa mga trabaho, 1 o'clock na. Let's end in prayer. Tayo po yung mukusan na rin. Friends, you know yourself. Don't just claim that you're a Christian. Test yourself. And ask yourself, is my aim really to love God and love my neighbor as myself? If Jesus is really your Lord, then you will practice love. And you will really aim for love. Father in heaven, I thank you, Lord, for my brethren who are here. I pray, Lord, to bless them in their works. Allow them, Father God, to enjoy what they're doing because they're doing it for you, because they love you. And I pray, Lord, to allow them also to practice love, not only, Father God, to their families, not only to those who are easily, those who are lovable, but even for those who are very hard to be with. Help us to always aim for love. Lord, thank you, and allow your name to be glorified as they work and as they do everything that you have entrusted them to accomplish. In Jesus' name, amen. And amen. God bless you and good time.